Hello, tomodachi. Welcome back again sa aking YouTube channel. It's me again, Jackie Desh. Yoroshiku ne. Hello, mga tomodachi. So, andito ako ngayon sa entrance ng bahay namin. So, ipapakita ko sa inyo yung mga mini-mini kong mga plant. Ito yung mga alaga ko dito sa aking entrance. So, ayan siya. So, unahin muna natin ito. Yan, mga lucky plant. Mga pampaswerteng halaman. So, ito naman. Lumalaki na siya. Oh, lumalago na. Ayan. Kumukuti-kutitap siya. So, nabili ko siya. Ganito na yung style niya. May design na siya na ano, kumukuti-kutitap. Diba? Ang cute niya. So, iba yung ano niya, diba? Yung down. Siguro lalaki siya ng ganito. Iba yung suri niya. Or hindi na lalaki pa yung dahon niya. Iba yung pagkakahugis ng kanyang dahon. So, ayan na yung mga bago niyang mga tubo. Ayan. Ito, yung mga bagong tubo niya. Ito. So, ito naman ay nabili namin to. So, para daw ito sa ipis. Kasi alam niyo ba, mga tomodachi ko, ang mga hapon takot sa ipis. Kaya, pag nakakaamoy daw ng ganito, malamang hindi. Hindi daw papasok yung ipis. So, binili to ni asawa ko. Binili to ni hapon. Kasi yung mga hapon takot sa ipis. Kuri na, kukiburiga kikong dati. Kono plan. Pag nagkawa ko na yung dahon niya, pag nagdry na daw yung dahon niya, so ilagay lang daw ito sa ano, spray na bote. So, pwede daw i-spray or panglinis sa mga tabi-tabi or sa mga gilid ng kusina para hindi daw pumasok yung ipis. So, itry natin yan. Pag nag-dry na to, so, nag-yelo na siya. Ayan. Lalagay natin sa spray at lalagyan natin ng tubig. Yun yung panglinis natin sa mga gilid-gilid para yung mga ipis. Kunay dati. Kukiburi gani. Kuri gani gatimitain dati. Kuno kauri ga. Kuri kawai tara. Ano, potbotol ni. Miso no nakairite, kore spray ni. Spray stara, kukiburi ga nigirun datte. So, yowarita. Yatimitai to omoimasu. Kikka wa oshimasu. Gagawa tayo nito, pag nagdry na to, kukunin natin yung dahon. Tapos ilalagay ko sa bote na may spray. Tapos yun ang pang spray or pang linis sa mga tabi-tabi para hindi pumasok or dumami yung ipis. Kasi grabe daw yung kauri nito ng yung amoy nito. Kumbaga maalis ang sang yung amoy. Kaya ayaw ng ipis daw. So, try natin. So, ito naman. Ang ganda ng kulay niya. Malaki na rin siya. So, ito oh. Grabe oh. Lumalaki na siya. Yeah, may itlog dito. Dukiri. It's mommy na bakery store. Eh, nandi tamago araw na ako. Nagugulat sila kasi may tamago daw. Yung biyanan ko pumunta noong nakaraan. Sabi niya, bakit mo dito nilalagay yung itlog? Paghawak niya ganito. Ah! Ayan, mga dinidesign ko yan. Yan. Mga ganyan. Diba? Ayan. Kaya huwag niyo yung itatapon yung mga itlog niyo. Pampalaki din to. Alam niyo ba yan? Paarawan niyo muna tapos. Pasikatan ng ano, buwan. Tapos ilagay niyo sa ginkan. Mag-wish-wish kayo. Oh, diba? Pasensya na. Marami kong alam sa mga pampaswerte. Kasi gustong-gusto ko talaga yan. Wala lang. May mga gusto-gusto lang talaga tayo sa buhay. Diba? Ay. So, ayun. Andito naman ako sa labas. So, ipapakita ko rin sa inyo mga kunting tanim-tanim ko. Ayan, papakita ko lang sa inyo ang aking tomato. Ayan siya, oh. Namunga na siya. Malaki na yung tomato ko. So, ito rin sa taas. Yung talong ko. Akala ko, una mamamatay siya kasi nag-dry nga siya dito, oh. Nawala na yung pagka-dry niya. Ayan, siguro mamumunga na siya, oh. Ay, ano ba ito? Namatay? Pag ganito ba namatay? Parang hindi tumuloy yata yung ano niya o bunga. Diba, mga tumodachi, namatay no? Kasi ito na yung bulaklak niya.
Wala kasi ako mga ano-ano sa mga pagtatanim ng mga ganito. Ito, namumulaklak na at namumunga na siya. Oh. Diba? Ito. Dahil mahilig ako sa sili, nagtanim ako nito. Ito, kasi mahilig ako maggata-gata. Yan, magpaksiw. Parang inuud siya. Oh. Ano bang magandang ilagay dito? Nilagyan ko na nga siya ng abon. Dami niya ng bulaklak. Ayan, namumulaklak na siya. Ito yung okra. Siguro maliit yung lalagyan ko nitong talong na to. Gusto niya siguro sa malalaking lalagyan. Ayan, sana mamunga na siya. Sana mamunga ka na, aking talong. Paborito ko pa naman ang talong. Trinito, tinorta, kayo rin ba? Paborito niya rin ba ang talong? Shout out sa mga mahilig sa talong. Siya, oh. Sa dalawa, tatlo. Tatlo na yung bunga niya sa taas. Sa baba ay may apat. Oh, di ba, Rako, hindi ka nabibili? Ayan. Parang payatot yung mga ano niya, no? Pagkapuno, hindi ba? Wala kasi akong mga experience sa mga ganitong tanim-tanim. Kaya iba yung mga nagtatanim, grabe healthy-healthy yung mga tanim nila. Siguro hindi hiyang sa akin yung mga tinanim ko. Ito naman ay herbal. Pinalitan ko siya ng lupa. So hiningi ko to sa biyanang ko. Kasi ang kapal-kapal na ng ganito ng biyanang ko. So binigay ko yung sa biyanang ko. Tapos ako naman yung humingi sa kanya. Mahirap rin siyang buhayin kasi pag ano ka, nangyari sugi ng miso or nasobrahan ng dilig, nawawala yung mga ganito niya, nagiging lahat na mamatay siya. Ganito yung nangyari niya. So ito oh, namatay siya, nawala na yung mga dahon niya, mahirap din siyang alagaan or hindi talaga hiyang sa kamay ko. Sad naman. Namatay, diba, mga tomodachi. So, nilipat ko na lang siya kasi dalawang lalagyan ng nilagyan ko. So ganito. Inawala na. Nagkanda matay-matay na. Kaya, isa na lang ginawa ko. Pinagsama ko na lang sila. Sana hindi kayo mamatay. Yan lang update ko, mga pananim ko dito sa labas. Yan, may talong ako, may sili. Unti-unti magtatanim-tanim na rin ako.